Hey yo guys, what's up? This is Chris of Chris Aquatics and again, welcome back to my YouTube channel. And today guys, gusto ko nga pala sa inyo i-share yung mga natitirang setup ko dito. Medyo madumi ngayon dahil nga nagre-renovate dito. Yan, makita yung sobrang kalat dito ngayon. Nakakahiya ipakita sa inyo. Pero, focus tayo sa mga tabs ko. So, dito sa isang side ng aking setup, yung isang side sa kabila. Ito naman yung isang side. Meron akong anim dito na styro tab. Yung anim na styro tab dito guys is may laman to ng mga beta. Iba pa pala. Meron akong beta fish dito. Mga female. Yan, sama-sama sila. Meron ako ditong breeder ng polar. And then, titinan ko kasi ang hirap i-pair niya mga yan. Kung mag-e-egg sila. Kung mag-e-egg, sabihin ako yan, breeders. And also, meron tayo ditong short tail na binibreed ko at ayaw pa rin mag-breed. Hindi ko alam kung bakit. And then, nandito yung mga fry ng aking blue polar. Ang dami niyan, guys. Ang dumi ng tubig. Walang field, walang air pump. Pero nandyan din yung breeder, nanay sa katatay. Nilinisin ko to ngayon. Dahil na madumi na masyado. Tutukas sa araw kaya mabilis siyang naglulumot. Pero palagay ko guys, yung ganitong lumot hindi naman masama sa isda. Palagay ko lang ha, kasi masisigla yung isda. Oh. And I think it serves as a secondary food na rin para sa kanila. And also we have here another pair of blue polar breeder which also have their fry na medyo malalaki na rin. Although nauna to, kaya mas malalaki na to. Tapos dito naman yung isa. Take note guys, yung mga blue polar na to, hinayaan ko lang sila dito yung breeders. Hindi ko na tinanggal yung nanay tatay. Nagulat na lang ako may fry na sila. And I think this method works. Kasi hindi naman umuunti yung fry. So, palagay ko lang ha, basta busog sila. And also one thing na ano, hindi ako nagpapakain ng BBS sa mga fry na to. Yes, I don't feed them BBS. Although, sometimes napakain ko sila ng decapsulated. Pero hindi na ako nag-hatch kasi nga sobrang hassle at sobrang busy din. Kaya nagustuhan ko i-breed itong blue polar. Actually, I also have a white polar parrot doon sa loob. May mga anak, may anak na rin yung isang pair noon. Kaya lang yung parent namatay kasi napabayaan ko. Pero, yun, I am planning to breed them kasi ang dami kong polar parrot doon. Sobra. And also, ito, mga fry ng una, makikita nyo naman malalaki na sila. Yan. Ito yung mga natira. At malalaki na sila. Actually. Yun. Ito naman tayo sa kabila. Ang ginagawa ko ngayon, papakita ko sa inyo. Okay, so nandito tayo sa kabilang side ng aking setup. Okay, backyard setup. As well as you can see guys, nagsasalin ako ng tubig ngayon. At andito yung aking pond na no filtration since then. 3 months na yata to. So, yan, nakikita nyo guys na nagmumultiply yung ating mga alaga at yung isda. Ang nakalagay dyan is Platy saka Molly. So, yan, ginagawa ko ngayon, every once a week kasi nagsasalin ako ng tubig, nag-water change ako. As you can see, yan, itong mga tub na to is for stocking water. Para na rin, sa next na pag, pagpapalit ng tubig, may pamalit ako doon. Tapos saka ko ulit sa sasalinan. Yun ang ginagawa ko para stock water talaga yung naipapalit ko. Mas maganda talaga stock water guys. Especially kung yung lugar ninyo, hindi pare-pare yung timpla ng chlorine. Dito kasi sa amin ganun. Minsan okay siya, wala masyadong chlorine. Minsan napakatapang ng chlorine. So nag-water change din ako ng mga beta ko dito. So yun na lang yung mga natitira sa beta. Yung iba nabenta na. And the rest naman is, yan, hindi nag-survive. Ito naman yung tab ng AFR ko. Kawa water change ko lang, makikita nyo naman malinis yan. So, nagko-constant water change na ako ngayon dahil ang hirap pag ni-strive yung tawag dito, planaria. Daming pinapatay na snail at saka isda. Ito naman yung tub. Hindi nyo makikita pero dito ay may mga danyo fry. May mga fry. Hindi masyado makikita kasi black din yung fry. Ito naman yung mga breeders ng danyos. Yan. Water change din ako. Medyo hindi ko nilinis yung ilalim. Nilagyan ko na lang siya ng mga snail. Sila nang bahala dyan. Yun, ito yung mga ano. Sana maparami natin sila.
So, ito yung tab. So, yun guys. Ganun ako maglinis. Once a week. Or once every 2 weeks kung talagang busy. Ayan o. Pagdating naman sa mga beta, nagawa ko, meron na akong nakastock na tubig dito. Para panagpalit ako, lipat lang sila dito. Lipat lang sila dyan. Tapos papalitan ko ulit ng bagong tubig to, lilinisin ko ulit yung nalagyanan. So, bari meron akong spare. Yan, may mga spare ako dyan. Yun. Ubra to pag ano, hindi ganun kadami yung beta ninyo. At marami kayong lalagyanan. So, yun o. Medyo magulo dito eh. Dahil nga, under construction yung lugar namin. So, medyo magulo siya. Yun. So, yun lang ma-share ko sa inyo ngayon. Yan. Okay. Please don't forget to like, subscribe sa channel natin. Peace out. Bye-bye.